Isang mapagpalang araw po sa atin mga kapatid at ating pag-uusapan is about po sa buhay at ministry ni Paul. Kilala po natin si Apostle Paul. At we all know that Paul was faithfully served God. But ganun pa man po, bago po siya naging Kristiyano o bago niya tinanggap ang Panginoong Hesus ay alam po natin na siya ay persecutor ng mga Christians. At napakarami rin pong paghihirap ang dinanas ng mga kapatid nating Kristiyano sa kamay ni Paul. Pinakukulong po niya sila at hinuhuli, pinapersecute at pinapapatay. But nang na-encounter po niya si Jesus Christ ay binigyan siya ng Diyos ng isang task. Ito ay ginamit siya ng Panginoong Diyos para gamitin na maghayag ng salita ng Panginoon. Siya po ay ginamit ng Diyos para sa mga Gentiles at ang dahil po sa kanyang dedication at pagpupursige sa kanyang ministry ay tayo po mga Hintil ay nakarinig ng salita ng Diyos. So, bilang po nga bago po tayo rin na nakakilala sa Panginoon, bilang isang Kristiyano ay tayo po ay nakagawa rin ng napakaraming pagkakamali. Napakaraming hindi magagandang desisyon na nagawa natin sa buhay bago po natin nakilala ang Diyos. At dahil nga po sa biyaya ng Panginoon sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang grace ay tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Amen. At bilang servant po ng Panginoon ay ang ministry ni Apostle Paul at ang ministry ng Panginoong Hesus na kanilang sinimulan ay nasa atin na pong mga kamay ngayon. So tayo po ang gagamitin ng Diyos para ipagpatuloy ang ministry na yun. At alam naman po natin na naging matagumpay ang ministry ni Paul at ng Panginoong Hesus. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nasa cross, nakabayubay sa cross, ay sabi niya, "It is finished." So nagtagumpay ang Diyos sa kanyang ministry. Tayo ay napalaya niya, tayo ay nalinis niya, tinubos tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. At ganun din po si Paul. Bago po siya namatay, nung siya ay nasa kulungan, sinabi niya kay Timothy, I fought the good fight and I finished the race. So, it's up to us po, nasa sa atin na po yun mga kapatid, kung paano natin, paano tayo tutugon sa tawag ng Diyos para sa atin. So, ang ating pong pag-uusapan ay from the book of 2 Timothy 4 verse 7. At ito po ay papamagatan ko na how to win the race. Paano nga ba tayo magtagumpay sa ating mga karera? Ito man ay sa ating circular na pamumuhay or sa ating mga espiritual. Ang sabi po sa 2 Timothy 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Bihin ang kanyang salita. At during the last days po ng pagkakulong ni Paul, alam niya na hindi na niya maliligtasan yung pagkakulong na yun. Ay kinausap po niya si Timothy. Ang sabi niya po kay Timothy ay hold on to his faith and focus on heavenly reward. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano po, ginagawa po natin ang ministry ito sapagkat ay nag-aim po tayo, nag-after po tayo ng reward galing sa Panginoon. At iyon po yung ating eternal life. Katulad din po yan ng ating pagtatrabaho. Kung tayo po ay nagtatrabaho, may inaasahan po tayo, yun po yung ating sweldo. Diba? So ganun din po. Kaya po tayo nagpapagal para sa gawain ng Diyos ay upang makamtampo natin ang buhay na walang hanggan. At dapat po sa bawat ginagawa natin ay nandun yung faith natin. Sapagkat kung wala yung faith sa ating mga ginagawa, ay pwede po tayo mag-fail. At pinakamahalaga din po na maunawaan natin at alam natin ang purpose ng ating mga ginagawa.
sapagkat kung hindi po natin alam ang dahilan ng ating mga ginagawa ay hindi po tayo magtatagumpay, mga kapatid. Pwede tayong mapagod. So, ano nga ba ang mga pamamaraan para tayo ay magtagumpay sa ating mga pinapasok na karera? How to win the race? Ano po mga kailangan natin gawin? So, number one po ay yun po yung focus your mind on God's purpose. So, dapat po bilang isang Kristiyano sa ating ministry ay dapat po ang focus natin ay yung purpose ng Diyos. Yung mapulpil natin yung purpose ng Panginoon para sa atin. Hindi po yung ating kagustuhan, hindi yung ating mga nais, hindi po yung ang dahilan kung bakit natin ginagawa ating ministry, but yung pong God's purpose sa ating mga buhay. Number two po ay ang overcome the weakness, fear, and finish the race. Minsan po ay napakalaking factors po ang ating mga weaknesses. Bilang tao po ay lahat po tayo may mga weaknesses, mga kapatid. Meron tayong takot. Ngunit, kung tayo po ay padadaig sa ating mga takot, ay hindi po natin mapupulpil yung will ni Lord, yung purpose ni Lord sa ating buhay, sapagkat hindi natin magagampanan ng tama ang ating mga ministry, sapagkat nandun po yung takot sa ating mga puso, andun yung ating mga weaknesses. So, dapat po ma-overcome natin yun. At yung number three po ay set your heart on heavenly reward. Dapat po ay from the beginning ng ating mga ginagawa ay alam natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa yon. At alam natin na ginagawa natin ang ating mga ministry sapagkat tayo ay naghahangad nung reward. Iyon po yung eternal life na ipinangako ng Diyos para sa atin, mga kapatid. At sabi nga po sa 1 Timothy 6 verse 12, fight the good fight of faith, take hold of eternal life, to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Alam nyo, mga kapatid, bilang isang Kristiyano po ay tayo po yung witness ng Diyos. Kaya po ay dapat nandun po yung faith, yung dedication natin sa ating mga ginagawa. Dahil tayo po ang nagre-represent sa salita ng Diyos upang maihayag ito. Alam nyo, mga kapatid, isang napakalaking factor din po o nakakapakalaking tulong para sa ating ministry yung ating life testimony. Lalong-lalo na po kung tayo po ay nakikilala ng mga tao na kung tayo nakikilala ng mga tao na dating ganito tapos biglang naging ganito tayo. So, nakikita po nila yung pagbabago, yung transformation na kung dati tayo ay hindi kanais-nais o tayo ay isang basagulero or hindi gumagawa tayo ng mga hindi karapat-dapat at hindi nakakalugod sa Diyos. Ngunit, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ay nakikita ng mga tao yung ating pagbabago. So, tayo ay na-transform. So, isa pong malaking bagay yun para sa ating ministry sapagkat nakikita nila na ipinamumuhay natin yung ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Amen? So, dapat po ay alam ko po na tayo po lahat ay may mga testimony. So, napakalaking bagay po yun. Enough po yun para maihayag natin yung kabutihan ng Diyos sapagkat tayo po personally ay naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon, kung paano niya tayo binago, kung paano niya tayo inalis sa ating mga bisyo, sa ating mga masasamang gawain, at tayo ay dinala niya sa liwanag kung saan ay ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. So, napakalaking bagay po yung ating mga life testimony, mga kapatid, sa ating ministry. At bilang Kristiyano po ay dapat po tayo ay namumuhay pa po tayo from the God's purpose. So, sapagkat tayo po, mga kapatid, ay tinawag ng Diyos para sa isang gawain, hindi po tayo binigyan ng Diyos ng buhay para sa wala lamang. Tayo po ay tinawag ng Diyos to share the gospel to all nation, to all people, especially po sa ating mga pamilya,
lalong-lalo na po sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa mga tao na nakapalibot sa atin. Dapat po ay hindi tayo namimili, sapagkat ang salita ng Diyos, ang kaligtasan po ay para sa lahat ng tumatanggap sa Panginoong Hesus. So, kahit po yan ay napakasamang tao, kahit po yan ay ano pang klase ng tao, siya po, pwede po nating i-share sa kanya ang salita ng Diyos, sapagkat hindi po tayo ang magbabago ng kanyang buhay, hindi tayo magbabago ng kanyang puso at ng kanyang isipan, bagkus ang Panginoon po. Tayo po ay gagamitin lamang ng Panginoong Diyos na kasangkapan o instrumento para maihayag, maihatid yung salita niya doon sa tao na yon. At ang Diyos na po ang hihipo sa puso niya upang ito ay baguhin. Ganon din po tayo. Alam ko po na naranasan din natin yun na before tayo naging Kristiyano ay napakaraming tao din ang sumubok at naghayag sa atin ng salita ng Diyos. Ngunit hindi po natin ito pinansin, bagkus ay pinalikuran natin to. Ngunit talagang may mga oras po na tayo talaga ay tatawagin ng Diyos, at kapag dumating po yung oras na yun ay hindi po natin yun pwedeng takasan, sapagkat ang Diyos po ang nagtakda ng oras na yun. Kaya lagi po nating isipin na hindi po na sa ating kagalingan mababagong isang tao, bagkus tayo po ang gagamitin ni Lord para ihatid yung kanyang salita sa taong yun. So lagi po natin tatandaan yun. At sabi niya nga po sa Mark 16, verse 15, go into the world and preach the gospel to all nations. So, kung saan po tayo dalhin ng Diyos para sa gawain ay hindi po natin ito pwedeng talikuran. Kung tayo ay gusto ng Diyos na dalhin tayo sa ibang lugar upang ihayag ang kanyang salita, ay hindi po natin pwedeng talikuran yun, sapagkat kailangan po nating umalis sa ating mga comfort zone. Amen? At napakahalaga rin po para sa atin yung ating mga choices at action. Sapagkat even though na tayo po ay tinawag ni Lord para sa ating mga ministry, kung hindi naman po tayo kikilos ng naaayon sa nais ng Diyos, ay tayo po ay ma-separate o maliligaw po tayo ng landas, sapagkat ginagawa natin yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat po yung ating pong mga desisyon, yung ating mga pinipiling gawain ay dapat po ay palaging naka-align sa will ng Panginoon upang tayo po ay magtagumpay, sapagkat hindi po tayo sasamahan ng Panginoon kung tayo po ay gumagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. At sabi niya nga po sa Matthew 22 verse 14, for many are called, but few are chosen. So, maaring tayo po ay tinawag ng Diyos para sa ministry. Ngunit, hindi po lahat ng tinawag ng Diyos ay pinili niya. Sabi niya nga po ay, for many are called, but few are chosen. May mga tinawag po na basta tinawag, ngunit hindi nila ginagawa ang pinagagawa ng Diyos. So wag po tayong pumayag, mga kapatid, kung tayo po ay isang Kristiyano, wag po tayong pumayag na tayo ay tinawag lamang. Dapat po ay tayo ay pinili. We are chosen. Kaya dapat po yun ang ating pakatandaan, mga kapatid. At sabi niya po sa Matthew 7 verse 21, not everyone says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So, hindi po ibig sabihin na tayo ay nasa ministry na at gumagawa na tayo ng ating ministry. Ngunit, sa kabila nun ay gumagawa pa rin tayo ng mga makamundo. So, hindi po yun. Katulad po ng sinabi rito, kung sino lamang daw po ang gumagawa ng will ng Father, at iyon lamang po ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin po, once we accepted Jesus Christ po sa ating mga buhay, kailangan po ay we are fully surrendered. Huwag po tayong mag-iwan ng mga bagay na hindi nakakalugod sa ating buhay at hindi nakakalugod sa Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita na if you are in Christ, you are a new creation. The old has gone
and the new has come. So, ibig sabihin po, yung dati nating pamumuhay, kapag tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, ay dapat kalimutan natin yun. At tayo ay mamuhay ng naayon sa will ng Panginoon. At sigurado po tayo po ay magtatagumpay. Amen? Because if you are disobey the will of God, then sinusunod mo yung will mo, ay sigurado po na you are not living in God's purpose. So dapat po bilang isang mananampalataya ay dapat po tayo ay namumuhay sa purpose ng Diyos para sa atin. At sabi niya po sa 1 John 2 verse 15, do not love the world or anything in this world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. Kung tayo po ay mas pinipili natin yung mga makamundong gawain kesa sa mga pinagagawa sa atin ng Panginoon, ay hindi po yun makakalugod sa Panginoon, sapagkat ang pagmamahal po ng Panginoon Diyos ay wala sa mga makamundong gawain. Yun po ang sabi niya sa kanyang salita. At kapag tayo po ay nasa gawain na ng Panginoon, dapat tayo po ay fully disconnected sa mga makamundong gawain, o even though na napakahirap po sapagkat nandyan po yung mga temptation, lagi po nating iisipin na si Satanas po ay nandyan lamang nag-aantay ng pagkakataon na tayo ay kanyang masila, sapagkat ang sabi nga po sa salita ng Diyos ay he is like a roaring tiger na nag-aantay lamang po ng pagkakataon. So wag po natin bibigyan ng pagkakataon si Satanas na makapasok sa atin, bagkus ay punuin natin ang ating puso, ang ating isipan ng salita ng Diyos, upang sa ganun ay walang pagkakataon ang kaaway na tayo ay pasukin niya. Amen? At kung anuman ang mga iba to sa atin, ay pwede tayong mag-counter through the words of God, sapagkat punong-puno po tayo ng karunungan nagmumula sa Diyos. Ang salita niya ang ating ipanlalaban po sa kaaway. Amen? At lalong-lalo na po na dapat po ay laging masaya tayo sa ating mga ministry, sapagkat po ay dapat nandun yung full joy natin, sapagkat yung joy ay isa po yan sa fruit of the Holy Spirit. Dapat po sa bawat paggising natin sa umaga, tayo magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo binigyan niya ng panibagong buhay, at lagi po tayo dapat na press at sapagkat sa araw-araw ay hindi natin alam na pwede tayo maka-encounter ng mga hindi magagandang pangyayari sa mga trabaho natin o sa paligid natin. At instead po na tayo ay mag-fighting back, kung tayo nakarinig ng masamang salita, ay we don't need to fighting back. Bagkus ay instead na ibalik natin yung masamang salita na ibinigay sa atin, ay dapat po we utter a word of God, o rebuke them, o umusal tayo ng isang dasal na sana Panginoon hipuin mo ang taong ito na baguhin niya kanyang pananalita. Instead na ibalik natin yung masamang salita na sinabi niya sa atin, ay balik natin ito ng isang panalangin, o i-rebuke natin siya. Amen? Therefore, it's a very important po sa ating mga buhay na alam dapat natin ang purpose kung bakit tayo binigyan ni Lord ng buhay. Hindi po ito basta para lang tayo ay magliwaliw o sa paano pamambagay. Meron pong pinagagawa ang Diyos para sa atin kung bakit tayo ay tinawag ng Panginoon, at dapat po tayo ay palaging namumuhay ayon sa kaluwalhatian ng Diyos, ayon sa will ng Panginoon, sapagkat we are the reflection ng Panginoong Hesus po. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 9 verse 24, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Alam niyo po mga kapatid, ang isang sa isang paligsahan ay lahat po yan, tumatakbo sila, lalo na kung ito po ay sa racetrack. Lahat po yan sila tatakbo, ngunit yung makakarating lamang po sa finish line ay yun lamang po ang magwawagi. Kaya po mga kapatid, tayong lahat po ngayon ay tumatakbo sa ating karera. Whether ito man ay sa ating circular o personal na buhay, or sa ating mga spiritual na pamumuhay, ay
tayo po ay tumatakbo. At depende po sa ating pagtakbo, doon po nakasalalay yung ating tagumpay na matatamo. Kung tayo po ay tumatakbo ng dahan-dahan, ay ibig sabihin po, tayo ay mahuhuli. Sapagkat, what is the outcome is the result of our action. Kung paano po at kung ano po ang ating mga ginagawa sa ngayon, ay yun ang ibubunga po nun, ay yun po ang magiging resulta. Amen? Tulad po ng sinabi ni Apostle Paul, Apostle Paul completed his mission given by Jesus Christ because of his courage, his faith, and perseverance. When Paul spoke to the Christian, he says that in the race, we must have faith to achieve God's purpose. Kasi kung wala po yung faith natin sa ating ministry, ay hindi po man natin ma-achieve yung purpose ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. At sinabi niya po na only those who reach the finish line will receive the prize. So wag po tayong pumayag, mga kapatid, na hindi natin marating ang finish line, sapagkat kung tayo po ay hindi makarating sa finish line, ibig sabihin po ay nag-fail tayo. Kaya po may mga kapatid tayo na nagba-backslide, yung tinatawag na backslider. So kasi na-tempt po sila ng mundo. Hindi nila napaglabanan ang mga tukso or mga temptation na ginawa ng kaaway. So make sure na mararating po natin ang finish line, sapagkat nandun sa finish line po ang reward na ibibigay ng Diyos. Yung po yung eternal life na pinangako ng Panginoon para sa atin. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, na napakalaking factors po ang ating mga fear, yung takot natin or yung mga weaknesses natin para tayo ay mag-fail sa ating mga ministry. Pero dapat po wag po nating hayaan na tayo ay daigin ng mga takot at ng ating mga weaknesses. Dapat po ay ma-overcome natin yun. Lalong-lalo na po sa mga new believers. Kasi alam ko po na we are all went through that stage at naranasan ko rin po yan. O po ay nagbago pa lamang na mananampalataya, na kahit sa pananalangin lang ay talagang nanginginig pa ako, lalo sa harap ng mga tao. So takot ako, ayaw ko, kasi siyempre hindi mo nakasanayan. Pero katagalan po, pagtagal po ay i-empower po tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ni Lord ng wisdom, ng knowledge para mapulpil yung nais ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya po lagi tayo magtiwala sa Panginoong Diyos at isuko natin sa Kanya lahat ng mga bagay. Kapag tayo pinakaramdam ng takot, ay lumapit lamang po tayo sa Panginoon. Amen? Isa po rito na kapag po tayo ay takot or yung mga weaknesses natin, hindi po yung magdudulot ng mabuti. Weaknesses and fear will separate us from God's purpose. Totoo po yun. Alam nyo po, kilala nyo po si Jonah. Si Jonah po, ang Panginoong Diyos ay nangusap kay Jonah. At ang sabi ng Diyos, ihayag mo ang aking salita, ang aking babala sa Nineveh. Yung Nineveh po ay yun po yung Northern Iraq sa kasalukuyan. Ang sabi po ng Diyos sa Jonah 1, verse 2 hanggang 3, go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord, headed to Tarshish. So, instead po na sundin ni Jonah ang pinagagawa ng Diyos sa kanya, ay tumakas po si Jonah sapagkat takot po siya. Kasi yung pong Nineveh, yung Assyria, ay napakagulo po during that time. Yung patayan, lahat, talamak po ang kaguluhan sa lugar na yon. At alam po ni Jonah na kung siya ay pupunta ron, maaring siya ay mamatay. So nandun po yung takot niya, sapagkat hindi po niya nauunawaan yung salita ng Diyos. Hindi po niya naiintindihan ang Panginoon. So dapat po alam natin na ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. Lahat ay posible sa Kanya. Sabi niya nga po, imposible man sa tao, pero sa Diyos wala pong imposible. Hindi man natin ito kaya, ay God will empower us. He will anoint us. Ang sabi niya sa kanyang salita ay bibigay niya tayo ng kaalaman, karunungan, at kung anong ating mga sasabihin.
ay ipagkakaloob niya sa atin. So ipagkatiwala po natin lahat sa Panginoon, mga kapatid. Alam ko po bilang tao ay we are all have weaknesses and fear. Normal po yan sa isang tao sapagkat hindi po tayo robot. Meron po tayong puso, may damdamin tayo na pwedeng matakot at nandun po may mga weaknesses tayo. Ngunit, hindi po dapat tayo patalo sa mga takot at weaknesses na yan. Bagko sabi ko nga po na kapag tayo nakakaramdam nito, iluhod natin sa Panginoon, idulog natin sa Diyos at humingi tayo ng kalakasan at tayo palalakasin ng Diyos. Yung ating pong fear ay palitan natin ito ng faith upang tayo ay magtagumpay. Sapagkat sapat po ang mga pangako ng Lord, dapat po lang natin na maunawaan at malaman na kung ano ang mga pangako ng Diyos, sapagkat hindi po natin pwedeng panghawakan ang pangako ng Diyos kung hindi natin alam. Kaya napakahalaga po ang pagbabasa ng Bible para maunawaan at malaman natin kung ano ba yung mga promises ni Lord para sa atin. Sabi niya nga po sa Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." So sinabi po ng Panginoon niya na huwag kang matakot sapagkat I am with you. Sasamahan tayo ng Diyos sa lahat ng ating patutunguhan, lahat ng ating mga gagawin, kung ito yung nakakalugod sa Diyos. Amen? At yan po ang pangako ng Diyos na dapat natin panghawakan upang yung takot na ating nararanasan o nararamdaman ay mawala, mga kapatid. Amen? At alam niyo po, mga kapatid, ang isang atleta po ay alam niya ang kanyang gagawin at ito po ay nagtitrain ng mabuti, kinukondisyon niya ang kanyang katawan bago ito sumabak sa isang paligsahan. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, tayo po ay maihalintulad sa isang atleta o manlalaro. Sapagkat sabi nga po ni Apostle Paul, "I fought the good fight and I finish the race." Ang isang atleta po, mga kapatid, ay hindi lumalahok sa isang paligsahan para makuha niya lamang ang third place or second place or pagdating sa gitna ay hihinto siya. Hindi po ganun ang mindset ng isang isang manlalaro o isang atleta. Ang isang atleta po, kapag lumahok sa isang paligsahan, ito po ang ini-aim po niya ay siya ay manalo. Matapos niya, ma-finish niya yung finish line, marating niya ang finish line at siya ay manalo, makuha niya ang premyo, ang reward. So, ang isang Kristiyano po dapat ay may ganung mindset. Kapag tayo po ay nagsimula tumanggap sa Panginoon sa ating ministry ay dapat po make sure na talagang ibibigay natin yung best natin para makarating tayo sa finish line tulad po ni Paul. Paul gave everything po nang meron siya. Ginawa niya lahat ang kaya niyang gawin sa ministry sapagkat alam niya na ang Panginoon ay nasa kanya. Dapat po ang mindset natin ay katulad ng isang atleta na ang ating pong ini-aim ay yung reward, yung heavenly reward bilang isang Kristiyano po. Sabi po dito na ang isang atleta bago lumaban po ay kailangan physically and mentally fit. Dapat po ganin doon tayo, mga Kristiyano. Dapat po meron tayong healthy Christian life. Dapat nandun na tayo ay aktibo sa mga gawain ng Panginoon. Dapat nandun palagi yung fellowship natin sa fellow believers at doon sa mga tao upang sila ay madala natin sa presensya ng Diyos. Ang atleta po ay umiinom ng mga vitamins. Athlete drinks vitamins and eat healthy foods to maintain a strong and healthy body. So ganun po ang train ng ang kondisyon ng isang atleta. Dapat po tayo ay ganun din na mga Kristiyano. We need to pray and meditate the words of God day and night for us to have healthy spiritual life and strong enough for our spiritual battle. Dapat po ay naka-ready rin tayo.
we are a well-equipped po dapat tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat tayo po ay hindi lalaban. Sabi nga pa, this is not a battle for the flesh and blood, but the ayong pong mga spiritual battle po ang ating kaharapin dito. Amen? Kaya po dapat ay tayo po ay well-equipped ng salita ng Diyos. Ang atleta po ay athlete art regularly trained to test their stamina and endurance to know themselves how far they can go. So, tinitest po, tinitrain po sila, nagtitrain po silang mabuti para malaman nila kung enough na ba yung endurance nila, kung kaya na ba nilang manalo. Ganun din po tayo mga kapatid. When it comes to our ministry po sa Panginoon, dapat po ay we need to put into practice lahat ng ating mga natutunan, lahat ng sinasabi ng Bible ay dapat po ay mai-apply natin ito sa ating mga sarili, mga kapatid. Sapagkat ang sabi nga po, faith without deeds ay dead, patay po yun. So, ibig sabihin, kung tayo po ay puro aral lamang, puro basa lamang, ngunit hindi po natin ito ina-apply sa ating buhay, ni never po tayo nag-evangelize, ay wala po yun. Hindi po yun. Hindi yun ang nais ng Diyos. Hindi yun ang purpose ng Diyos. Sapagkat sabi nga po ng Panginoon sa kanyang banal na salita, go, preach the gospel to all nations. So, dapat po kung ano ang natutunan natin at sinasabi ng Bible ay atin po i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid. At doon lang natin mapupulpil yung will at the purpose ni Lord sa ating mga buhay. Amen? At hindi po natin kailangan matakot, mga kapatid, sapagkat sabi niya po sa 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you. So, ano man po ang kakulangan natin ay andyan po ang Panginoon na tayo ay punuan. Maaring sabihin natin na hindi ko alam o wala akong sapat na kaalaman at kakayahan. Tayo po ay manalangin at lumapit sa Diyos. Tayo po ay empower at i-anoint ni Lord para matupad yung nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Amen? Sabi po sa James 1 verse 12, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Mapapansin po natin mga kapatid na sa bawat pagsubok o hardship ay nandiyan po palagi yung promise at reward ng Panginoon. At sabi niya nga po, who remain steadfast under trial. Kung hindi po tayo susuko sa mga pagsubok o hardship natin pagdadaanan, when it comes to our ministry, ay sinabi po ng Panginoon dito na He will receive the crown of life. So, iyon po yung ating ini-aim, yung heavenly rewards. Dapat po yung puso natin ay nakaset on heavenly rewards. Amen? At pwede po na we may encounter many trials in life, especially po sa ngayong pandemic. God put us on test. Sinusubok tayo ng Diyos kung paano tayo mag-react sa sitwasyong ito. Kung kaya ba nating magpuri sa Diyos kung tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok at hardship. So, sabi nga po niya is, anuman po ang sitwasyon natin, whether ito po ay mabuti o hindi, dapat po ay palagi natin purihin ng Diyos. Amen? Sapagkat every hardship and trials ay may palaging nakalaan ng Diyos na pagpapala. Sabi po sa Acts 14 verse 22, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Alam niyo po mga kapatid, hindi po madali maging Kristiyano. At lalong hindi po madali na makamtan ang buhay na walang hanggan. Sapagkat yun po sinabi ng Diyos. Jesus Christ did not promise the better process of life. Hindi po niya ipinangako ang hayahay na buhay na kapag ikaw ay naging Kristiyano ay no more pain, no more problems, no more trials. Hindi po yun eh. Bagus ang sinabi po ng Diyos ay He warned His people. Jesus warned them that you will be hated by everyone because of me. Tayo po ay persecute. Tayo po ay tutukan.
sa'yo'y tutulig sa'yo ng dahil sa Panginoon. Ngunit, ang sabi po ng Panginoon, but the one who is standing to the end will be saved. Ngunit kung sino po ang hindi susuko, yun po ang makakamit ng pagpapala ng Diyos, yung pong eternal life. So mga kapatid, ano man po ang pagdaanan natin, I encourage everyone po na maging matatag tayo sapagkat sapat ang pangako ng Diyos para tayo po ay hindi sumuko. Palagi nating i-aim yung heavenly reward na nag-aantay para sa atin. Yun po yung eternal life. Amen. At sabi nga po sa Revelation 21 verse 3 hanggang 7, I heard a loud voice that the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be them and be their God. He will wipe every tears from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the older order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Write this down, for these words are worthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. And the thirsty I will give water without cost from the spring of water of life. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my people. Alam niyo mga kapatid, ginagawa natin ating mga ministry sapagkat ito ang hinahangad natin. Ito ang gusto nating makamtan, itong pangako ng Diyos. Yung makasama natin siya sa kanyang kaharian sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinabi niya po sa verse 7, those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my people. Sapagkat, sabi nga po ng Panginoon na, hindi na tayo slave. Tayo ay kaibigan, anak. Itunuring tayong anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tayo po ay tagapagmana ng pag-aari ng Panginoon. Ano ba ang pag-aari ng Diyos? Lahat na anong bagay na meron dito sa lupa at sa mundo at sa langit ay yun po ang pag-aari ng Diyos. Lalong-lalo na po sa langit. Sapagkat tayo po ang magiging tagapagmana. Amen? Alam niyo po mga kapatid, sa kasalukuyang ito, tayo pong lahat ay lumalaban sa buhay. Tumatakbo tayo sa ating karera. We are all run the race, both in our personal or in our spiritual life. But how we assure that we will reach the finish line like Paul? There is only one thing sure for us to win the race. We need Jesus Christ in our lives, who gave us the strength to overcome all the obstacles and complete the mission and win the race. So mga kapatid, alam ko po na meron man tayong mga pinagdadaanan sa mga panahon ito. Maaring ikaw man ay nasa gitna ng pagsubok na halos hindi mo na kaya. Kapatid, I encourage you. Tumawag ka sa Panginoon at alam ko po na hindi ka bibiguin ng Diyos sapagkat napakatagal na niya nag-aantay ng iyong pagbabalik. Magbalik-loob ka lamang sa Panginoon at sabi niya kanya sa kanyang salita mga kapatid. Lahat ng nabibigat ang lubos ay lumapit sa akin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kung ikaw ay pagod na mga kapatid sa iyong mga pinagdadaanan, huwag kang mag-aksaya ng panahon. Lumapit ka sa Panginoon. Isuko mo sa Diyos lahat ng daladala mo. At hinding-hindi ka pababayaan ng Panginoon. Iyan ang ipinangako ng Diyos. Inaantay ka lamang ng Diyos. Minsan ay dumarating mga mapagsubok sa ating buhay. Iyon ay para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng mga pagsubok na yan na hinding-hindi mo kaya, ay gusto ng Panginoong Diyos na lumapit ka upang maipakita niya ang kanyang kapangyarihan at pagtiwalaan mo na para sa Panginoon ay wala pong imposible, mga kapatid. Maraming salamat po at I speak blessing po sa ating lahat at anuman po
ang ating pinagdadaanan ay palagi po nating isipin na kaya nating magtagumpay sapagkat nandiyan ang Panginoong Hesus. Kailangan po lang natin na focus our mind on God's purpose. At kailangan po na we need to overcome lahat po ng ating weaknesses, fear, and complete the mission. At ganun din po, dapat po ay set our heart in heavenly reward. So, maraming salamat po at God bless po para sa ating lahat.